Crunching ang peg natin dito sa Makati ngayon, ano, dahil this morning nakasama natin si Senator Aimee Marcos at of course ang controversial na director na si Direk Daryl Yap na magdedirect ng Martyr or Murderer March 1 na, and live na lang, direct live tayo ha, dito taped as live. Natawa ako sa tape as live. Ayun, thank you for having me. Ayan. O, direct pag-usapan na natin yung Martyr or Murderer. Kasi nung pinalabas pa lang yung teaser noon, marami na nagtatanong, lalo na yung isang controversial scene ko saan may binato si Senator Aimee, yung karakter niya, sa isang pare. Ano ba yung context noon? At anong pinapakita nito sa publiko? Well, I don't wanna discuss the context because you have to watch it. But, just like that, ang konteksto nun sa publiko ay pagpapakita ng katotohanan na we are trying to humanize the political families in the movie. No, we are not trying to filter anything. The Marcoses and the Aquinos. Yes. And everyone na may pros and cons. Yeah, may ganun naman dapat, 'di ba? That's responsible filmmaking, I guess, to show the people the good and the bad, no? So that's what I've been doing with Made in Malacanang, with this movie, and I think that's not revisionism if you just show both sides. Mm-hmm. So, binalansin mo yung storya rito ng mga Marcos at ng mga Aquino, or is it, anong POV neto? Well, hindi ko masabi kung binalansin ko because obviously this is a Marcos movie. No? But I see to it na I be fair. I'm not demonizing anyone. I'm not making anyone villain. So, I think I'm just, ano, telling a story of, I'm just telling a story of two families. Very interesting yung casting kasi may nakita tayo from yung una, yung Made in Malacanang, iba sa cast member nung nakatunggaling pelikula noong lumabas ang Made in Malacanang, nandito sa Martyr or Murderer. And one of the pinaka-interesting din is former Manila Mayor Isko Moreno being cast as Ninoy. How did this happen and was he really top of your mind? Well, I told naman Yorme that my first choice really is Philip Salvador. I really want Philip to play Ninoy, but you know, sabi nga ni Sir Philip, he's not prepared to do it. So, sabi ko, I'm looking for people. I'm looking for a particular person who has the eloquence, yung galing magsalita, mapatagalog, mapa-English, because ganun si Senator Ninoy eh. And luckily, sabi ko, sino kayang pwede? Naisip ko si Yorme. So, pinagpaalam ko kay Senator. Ang sabi ni Senator, feeling ko hindi papayag. Tinanong ko kay Boss Vic, feeling ko hindi papayag. So, nag-set up ako ng meeting sa amin. Pinabasa ko yung 7-page script. One day lang ang shoot. Sabi ko, baka pwede mo ako mapagbigyan. Basahin niya lang daw sandali. Pagkatapos niya mabasa, we hug each other. He said yes. Wow. Yeah, so sabi niya, so, sabi niya, he was mesmerized by the script. He knows the script is true. And he's been reading a lot of Philippine history. So he said na it's very challenging, at the same time, it's a good comeback piece. Yun ang sabi niya. And Direkta, eto na, sinasabi niyo na nga na tatlo ito, no, trilogy. And of course, there will be cast, of course, as an elderly na First Lady Imelda Marcos. Is it true may mga lumalabas? Gusto mo raw si Miss Charo Santos? Well, I don't want to comment on that. May pinirmahan kasi ako dyan. Ay, okay. But, you know, ang na-reveal pa lang is Yula Valdez playing the current Aimee Marcos. Yun pa lang. Marireveal yung ibang characters siguro dito sa Martyr or Murderer, pero lahat ng mga current age characters nasa part 3 na yun. Mm-hmm. And ito na lang, Direkta, kasi alam naman natin, your post can be very earth-shaking sa showbiz kung tawagin, di ba? Oo. Siyempre, hindi na natin pinapangalanan nyo sa mga post ninyo. Pero anong gusto mong sabihin doon sa mga, kumbaga, hindi nagugustuhan yung mga pinupost nyo, paglilinaw lang na, you were saying kasi in the press con kanina, hindi ikaw nagsistart ng fight. Yeah, I never did attack anyone, no? It's not me na nauuna talaga. I always answer back. I always retaliate, I always give my side, pero never ako talagang nangunang makipag-away. My statement with Direk Joel and Cherry Pie, when I said na wag silang magsinungaling, that's what I feel. Because it's also your coverage eh. Nung nagsabi siya nung July, nung nirelease namin yung trailer ng Made in Malacanang, sabi niya tatapatan niya yung pelikula. Cut to, eto na tayo, 2023, ang sinasabi na ni Direk Joel sa online,
ako daw yung tumatapat sa kanya, 'di ba? So ano tong ano na to? Yun lang yung sinabi ko na matanda na siya, magsabi siya ng totoo bilang, you know, bilang ehemplo sa aming mga bagong filmmakers. Ang hirap ano eh, MJ, ang hirap gumalang sa totoo lang. I've been putting up with this for like 7 months already. He keeps saying my film is katarantaduhan, sorry, basura and all, pero hindi naman ako sumasagot. Pero to tell the people naman na natatakot kami sa kanya, kaya kami gumawa. Alam ng lahat na trilogy to, at napanood nila yung coverage mo na sila ay gagawa ng kalaban. Bakit ngayon, dinideny na nila, diba? That's what I meant, no? I just answered, and I think there's nothing wrong with that. Sabi ko lang, wag silang magsinungaling, wag nilang lokohin yung mga nanonood. Okay, ayan, malinaw ng lahat. Thank you so much, Direk Darrell Yap. Kailan ang mom? Lagi po nating sinasabi, mga Pilipino, na balang araw lalabas ang katotohanan. Ang balang araw po ay sa March 1 na Martyr or Murderer Cinemas Nationwide. Kaloka, flames tayo, Direk. Okay, wow. Tayo. Wow. Grabe ka. Shout out, kila. Oh. Madam, of course, ang mga boss natin. Oo, mga boss natin. Okay. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.